10 malalaking aso sa mundo. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga asong ito. Hello guys, it's Jack TV. Bago tayo magsimula, i-click ang subscribe button at bell button para mag-updated ka sa mga upcoming videos. Let's go! Marami sa atin ang mahihilig mag-alaga ng mga hayop o tinatawag na animal lovers. Ang ilan sa kanila ay nag-aalaga ng mga aso dahil sa ang mga ito ay maituturing na man's best friend. Tulad ng Shih Tzu, Chihuahua, Siberian Husky, Asong Pinoy at iba pa. Ngunit ang iba naman ay kakaiba dahil sa nag-aalaga sila ng malalaking breed o lahi ng aso. At yan ang ating aalamin kung ano-ano nga ba ang mga malalaking lahi ng aso sa mundo. Number 10, Dog de Bordeaux. Ito ay tinatawag din bilang isang French Mastiff. Ang malaking lahi ng aso na ito ay karaniwang lumalaki ng 24 to 26 inches ang taas at may isang di pang karaniwang kulubot na itsura ng muka. Ito ay itinuturing din na kalahi na sinaunang aso na Molossus na tagabantay at tagapag-alaga ng mga baka at iba pang hayop noong sinaunang panahon. Ang Dog de Bordeaux ay ginagamit sa iba't ibang layunin sa mga nakalipas na taon, mula sa pangangaso ng mga malalaking hayop sa French estate noong 12th century hanggang sa pagbabantay at pagpapastol ng mga baka at mag-iisang nakakatakot na aso sa isang gera. Ang higanting lahi ng aso na ito ay kayang gawin ang lahat ng iyan. At ito ang kailangan mong malaman kung ikaw ay isa sa mga may gusto mag-alaga at bumili ng Dog de Bordeaux. Sila ay lapitin ng sakit na dermatitis. Ito ay isang sakit sa balat at ang dahilan nito ay ang kanilang pagkakulubot o pagkadikit ng balat sa kanilang muka. Kaya bago ka mag-alaga nito, kailangan mo muna alamin kung paano nga ba alagaan ang isang Dog de Bordeaux para maiwasan ang sakit na ito. Number 9, Newfoundland. Kung narinig mo ang tungkol sa higanting lahi ng aso na ito, marahil ito ay dahil sa kanilang likas na galing sa paglangoy. Kilala ito sa pagiging mahusay na lifeguard o tagapagsagip ng mga nalulunod at kamangha-mangha sa mga laro sa tubig. Ang Newfoundland dog ay mayroon ding mga web foot na nagbibigay sa kanila ng tulong sa paglalangoy. Ito ay karaniwan na lumalaki sa pagitan ng 27 to 29 inches ang taas. Ang mga ito ay matatalinong mga aso at ang kanilang kasaysayan bilang tagapagligtas ay tumatak na sa isipan ng mga tao dahil sa likas nitong pagsagip kapag ang isang amo nito at parte ng pamilya ay nalulunod, ito ay susugod agad at sasagipin ito. Ang Newfoundlands ay may hindi ka panipaniwalang likas na mapagmahal na ugali at ang kanilang malaki at malambot na itsura ay isa sa mga dahilan kung bakit marami ang gusto bumili at mag-alaga nito. Number 8, Saint Bernard. Marami ang madalas na nagtataka tungkol sa dahilan sa likod ng pangalan ng Saint Bernard at ang karaniwang iniisip na iba ay dahil sa kanilang malaanghel na pag-uugali. Ngunit alam mo ba na sila ay talagang pinalaki sa isang monasteryo sa Switzerland? Ang kanilang malaking sukat na karaniwang nasa pagitan ng 28 to 30 inches ang taas, nangangahulugang perpekto sila sa pagprotekta sa sagradong lugar ng Switzerland. Gayunpaman, kalaunan ay napag-alaman nila na ito ay magaling sa paghahanap at pagsagip ng buhay dahil sa pagsagip nito at paghahanap sa mga nawawalang manlalakbay sa Swiss Alps sa Switzerland. At ang kanilang mabait na muka at kaakit-akit na mga mata ay nangangahulugang masayang-masaya sila makita ang mga nawawalang manlalakbay. At ngayon ay isa sa pinakamahal na malalaking lahi na aso. Salamat sa kanilang mapagmahal at masunurin na ugali. Number 7, Leonberger. Ito ay isang crossbreed ng St. Bernard, Newfoundland at ng Pyrenean Mountain Dog. Ang Leonberger ay mukhang isang malaking kaakit-akit na mabalahibong aso. Ang karaniwang sukat nito ay nasa 30 inches ang taas. Ang malaking lahi ng aso na ito ay malakas at matalino at karaniwang ginagamit para sa pagbabantay at pagpapastol ng kanilang mga alaga. Ang asong ito ay bagay sa mga marurunong magsanay ng mga aso para hindi sila mahirapan sa pag-aalaga nito. Dahil sa ang asong ito ay pwede magdulot ng pagkasira ng mga bagay dahil sa ito ay likas na mahirap pasunurin o mahirap alagaan kapag ito ay hindi naturuan na maayos ng kanyang amo. Kapag ito ay nasanay na mabuti at nakikisalamua sa mga tao, ang Leonberger ay pwedeng mag-iisang malambing at mabuting aso ng pamilya. Ngunit maaari sila maging sensitibo, kaya kung minsan, hindi sila pwede alagaan ng may mga anak o mayroong mga bata sa pamilya. Number 6, Caucasian Shepherd. Ito ay isang Eastern European dog na pinalaki para sa pagprotekta at pag-aalaga ng mga hayop. Ang malaking lahi ng aso na ito ay maaaring lumaki na higit sa 30 inches ang taas.
na hanggang sa balikat ng tao ang laki at ang lahi nito ay nangangahulugang mahusay sa pagprotekta sa mga flocks and herd na alaga ng mga nakatira sa lugar laban sa mga magnanakaw sa rehiyon ng bundok ng Caucasus. Ang mga may-ari naman ng Caucasian Shepherd ay nakakaranas minsan ng pagkakulit o hindi pagsunod sa amo nito dahil sa ito ay isa sa likas na ugali nito at kuminsan din ang mga ito ay nagiging teritorial na nagdudulot ng pag-aaway-away laban sa mga ibang lahi ng aso na pumupunta o napapadaan sa kanilang lugar. Number 5. Neapolitan Mastiff. Ito ay isang matalino at tahimik na higanting lahi ng aso na orihinal na pinalaki para sa pagbabantay ng mga tahanan sa southern Italy. Mayroon silang hindi pangkaraniwang itsura na may mabigat at maluwag na balat na idinisenyo upang maprotektan sila sa mga pag-atake na iba pang mga hayop. Ang mga malalaking lapdog na ito ay karaniwang nasa 31 inches ang taas na umaabot sa balikat kapag ito ay nakatayo at lumaki sila kasama ang mga tao. Kaya't sila ay angkop alagaan ng mga pamilya dahil sa ito ay sanay na sa pakikipagsalamuha sa mga tao. At kahit na ito ay malaking aso, ang kanilang drool o laway ay maaari mo hawakan nang hindi sila nagagalit o hindi sila nagiging agresibo. Ang kanilang paglalaway ay dahil sa pagiging lawlaw ng kanilang balat sa kanilang bibig. Number 4. Anatolian Shepherd. Ito ay isang sinaunang lahi ng aso na mula sa Turkey na nagsimula pa noong mga 2000 BC ayon sa American Kennel Club. Orihinal na pinalaki ang asong ito para maprotektan ang mga ari-arian nila. Ang higanting lahi ng aso na ito ay talagang ginagamit pa rin ngayon para sa hangaring iyon. Ang Anatolian Shepherd ay may sukat na 32 inches ang taas. Ito ay may mahabang lifespan o mahabang buhay na tumatagal ng nasa 13 to 15 years kumpara sa ibang mga malalaking lahi ng aso na hindi tumatagal ng ganyang katagal. Alam nyo ba na ang Anatolian Shepherd ay ginagamit upang protektan ang mga cheetah sa Namibia mula pa noong 1994? Dahil dati, ang mga magsasaka ng baka sa lugar ay pumapatay ng mga cheetah upang maprotektan ang kanilang mga alaga. Ngunit noong pumunta ang mga conservationist, ito ay nagdala ng mga Anatolian Shepherds upang magbantay sa mga alaga ng mga magsasaka upang mabawasan at matigil ang pagpatay sa mga cheetah. Number 3. Irish Wolfhound. Tulad ng English Mastiff, ang Irish Wolfhound ay nagmula rin sa lahi ng mga sinaunang aso. Ang asong ito ay ginagamit dati para sa pangangaso ng mga lobo, hence the name, Irish Wolfhound. Ang mga higanting lahi ng aso na ito ay ginagamit sa mga gera upang hilahin pababa ang mga kalalakihan mula sa mga kabayo at kalesa. Tulad na inaasahan, ang mga Irish Wolfhound ay napakalakas at maaari silang lumaki hanggang sa 32 inches ang taas. Ang malaking lahi ng aso na ito ay mababait at palalaro sa mga bata at iba pang mga aso. Ngunit ang mga ito ay medyo energetic o likas na kulit, kaya kailangan mong matiyak na nakakakuha sila ng maraming ehersisyo para sila ay mabawasan ng lakas at maiwasan ang sobrang kakulitan sa loob ng bahay. Number 2. Great Dane. Ito ay nagawa dahil sa crossbreed ng dalawa sa pinakamalaking aso sa mundo, ang English Mastiff at ang Irish Wolfhound. Kaya ang mga may-ari nito ay hindi na nasurpresa sa laki nito dahil sa nasa genetics na nito ang pagiging malaki. Ito ay nasa umigit kumulang na 30 to 34 inches ang taas. Ang malaking lahi ng aso na ito ay pinalaki ng mga maharlikang ailman para sa hangarin na manghuli ng mga boars at protektahan ang kanilang mga lupain. Dahil sa paglipas ng panahon, ang mga Great Dane ngayon ay nagiging kilala dahil sa likas nitong pagiging makulit at mapaglarong aso na nagugustuhan ng ilang mga dog lovers family dahil sa ito ay likas din na mapaglambing sa kanilang mga amo. At alam nyo ba na ang pinakamalaking aso sa kasaysayan ay si Sus na isang Great Dane. Siya ay may 44 inches na taas. Number 1. English Mastiff. Ito ay may taas na nasa pagitan ng 27 to 35 inches ang taas at may bigat na 200 to 230 pounds o 90 to 100 kilos. Ang English Mastiff ay kabilang sa pinakamalaking mga lahi na aso na nabubuhay ngayon. Sa parehong taas at timbang, ito ay kilala sa kasaysayan dahil sa matatakot ka talaga kapag ito ay una mo nakita. Ang lahi nito ay nagmula sa mga sinaunang aso ng gera at ngayon ito ay nagiging isang miyembro na ng pamilya dahil sa marami ang gusto mag-alaga nito. Kapag hindi naman sila nakahanap ng kanilang mga paboritong amo, ang higanting lahi ng aso na ito ay ginagamit din para sa seguridad tulad ng mga gawain ng pulis at sundalo.
At yan ang ating 10 pinakamalaking lahi ng aso sa mundo. Ang ilan sa mga ito ay likas na kaakit-akit alagaan. Kahit na sila ay mukhang nakakatakot sa laki, pero sila naman ay mababait kapag naturuan ng mabuti at kapag sila ay tinuring na parte ng pamilya. Ikaw, kung mag-aalaga ka ng malalaking lahi na aso, ano ang pipiliin mo? Comment down below. Again, it's Jack TV and huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para maging updated ka sa mga upcoming videos.